Kaya po una, kaya po kami nag-apply ng search warrant dyan because during the raid of Colonel Espinido, in which they were able to recover 11 kilos of shabu and several firearms. Not only firearms but bank documents involving 5.1 billion pesos in current account and another intact money of a fake corporation by his family named Blue Oceanic Corporation found out by AMLA amounting to 5.1 billion. This was pronounced by the former president. Na-check po ito na positive yung pera na yan. Yung sinasabi niya magpapakatotoo siya, ba't hindi niya sa uli yung pera na yan? Ang dami niyang biktima. Mr. Chair? A few moments later. And Colonel Marcos, kanina nga muntik na kita mapakontemp eh. Inintay na nga ako ni Chairman Akop eh. Dahil dun. I'm sorry sir. I apologize to this honorable committee for assuming sir the figure amount of 5.1 billion. I'll now be directing my questions to Colonel Marcos. Of course, Colonel Marcos, meron pong nabanggit po dito na allegation regarding po na yung 4 million pesos na hinihingi daw po ninyo sa kay former Mayor Espinosa. Mr. Chair, do you confirm or deny this allegation? Morning po ulit. Hapon na ba? First of all, sir, pertaining po sa sinasabi po ni Kerwin tungkol po sa 4 million. Sa Senate hearing po, ang sabi niya 3 million. Ngayon, ang sabi niya 4 million. Tapos sabi niya, sabi daw ng tatay niya. So he has no personal knowledge. I've already denied this several times, even in the Senate. During the time of his accusation, or yung sinasabi niya, siguro sinabi, sinasabi niya yan kasi galit siya sa akin. Sabi ko, dahil sa nangyari sa tatay niya, normal po na reaksyon ng isang tao. Pero para tumanggap po ako ng ganung klaking pera galing sa kanya, sabi pa niya, campaign period. Nasa Albuera po ako, election na week na po. Tapos na ang campaign period. Hindi naman ako, sabi ko, during that time, I was only the Deputy Provincial Director of Leyte PPO. Handling administrative matters. I was deployed in Albuera for election purposes. To supervise only the 4th District because it was considered as a hot spot. Hindi ko kailangan manduhan ang mga pulis doon o ano pa man. Hindi naman ako provincial director, hindi ako regional director, hindi rin ako operatiba ng illegal drugs para proteksyonan siya on something that I will ask for exchange for money. And I want also to straight, sir, Mr. Chair, on the record. Ulitin ko po, the murder case files against us to the death of his father and Raul Yap, we were all acquitted by the court. We were, kumbaga, na kumbaga Mr. Chair, we were vindicated, kumbaga nabigyan ng hustisya yung mga akusasyon sa amin. Ngayon sir, itong raid na 11 kilos, Mr. Chair, it was for point of order. What is the point of order, Congressman Ako? The resource person is not asking answering appropriately the question of the honorable Rodriguez. I think we should remind the resource person to answer directly the question of the honorable congressman. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Congressman Akop. Colonel Marcos, please answer the questions asked by Congressman Gutierrez. Mr. Chair, thank you. Yes, sir. Although I believe Colonel Marcos did answer yung allegations sa 4 million, just that he went on to discuss other things. But I hope the good colonel could understand that we have a line of questioning and it's one topic, one answer lang naman po, no? Yes, we'll proceed with the raid po siguro at a later time. Yes, sir. Yes, Mr. Chair. His statement is not true. Not true. Most of his statement na sinabi niya kanina, marami po doon hindi totoo.
Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, follow-up question on that. But did your wife run for office at the time, Mr. Chair? Colonel Marcos, can you please answer the question? Yes, Mr. Chair, sorry, a follow-up question, Colonel. Yes, sir, yes, sir. If you're, just to confirm na yung asawa niyo po ay tumakbo as alleged yes, na kandidato. Yes, during that time po. On 2016, she ran for Vice Mayor of Pastrana Leyte pero she lost in the election. Okay. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, some questions naman po, Colonel Marcos. And siguro from this point on, you'll be able to explain your side po na binabanggit po ninyo. Because I agree with Congresswoman Luistro. Generally, yung testimony po ni Mr. Espinosa would be shaded with doubt. Kasi po, this is based on, this is a recanting of a previous testimony under oath, previously affidavit, sworn under oath. However, what draws our attention here is that it is surrounded by apparent irregularities, Mr. Chair. Mr. Chair, I mentioned this because one glaring thing that we've seen is yung the circumstances surrounding the death of the former Mayor Espinosa. So in relation to that, I have some follow-up questions. Mr. Chair, at the time, si Colonel Marcos, kayo po ay CIDG, hepe ng CIDG for Region 8. Tama po ba? Yes, Mr. Chair. Mr. Chair, ano po yung inyong katungkulan bilang chief ng CIDG 8? Way back 2016 during the raid in Baybay City Jail, I was the regional chief of Region 8. Regional chief po kayo? Yes po, ng CIDG po. Of CIDG. Mr. Chair, so in relation po yung sa kaso ng former mayor, if ever, kasi I believe the case that was, if correct, ano po yung kaso that became basis for the issuance of the search warrant? Kaya po, una, kaya po kami nag-apply ng search warrant dyan because during the raid of Colonel Espinido, in which they were able to recover 11 kilos of shabu and several firearms, not only firearms but bank documents involving 5.1 billion pesos in current account and another intact money of a fake corporation by his family named Blue Oceanic Corporation, found out by AMLA, amounting to 5.1 billion. This was pronounced by the former president. Na-check po ito. Na positive yung pera na yan. Yung sinasabi niya, magpapakatotoo siya, ba't hindi niya siya uli yung pera na yan? Ang dami niyang biktima. Mr. Chair? Then, the issue once po, yung search warrant, is kasi si Espinido po nag-raid pero joined kami as investigation team. So we were the one who filed the case kaya po lumabas ang warrant of arrest ni Mayor Espinosa at saka po ni Kerwin Espinosa. And during the issuance of warrant of arrest, hindi po si Judge Cabaluna ang nag-issue ng search warrant. Mali po yung sinasabi niya. Ang nag-issue ng search warrant, judge po ng Samar, si Judge Sabari. Katapos, I'm stating here statements based on records and public records. Sa warrant of arrest na in-issue, Major Laraga filed application for search warrant because of an valid information that there were continuous of drug trade inside the Baybay City Jail. And some of the jail guards are involved. Sige, Colonel Marcos. Yung po ang dahilan bakit po kami nag-apply ng search warrant. Kaya po namin in-implement yun. At saka yung sinasabi niya nag-face the wall, hindi po kami pinapapasok sa jail. Kaya po namin ni-restraint yung mga jail guard doon kasi they were armed. Armado po sila. Hindi kami pinapasok. We were forced to use bolt cutter, which is specified in the search warrant that we can break through if the search warrant issued by the judge is not honored. Okay, sandali lang. Yung po yung sandali lang, Colonel. Yes, Congressman Gutierrez, is that the reply to the question you ask, Colonel Marcos? Mr. Chair, more than what I was seeking, but that's fine, Mr. Chair. Nga, Mr. Chair. Colonel Marcos, bibigyan ka namin ng pagkakataon magsalita. Yeah. Ang ginagawa natin yes, ay yung tanong, yun lang muna sagutin mo.
Okay, para hindi ho tayo tumagal. Now, you have, please wrap up, Congressman Gutierrez. Mr. Chair, yung katanungan ko po natin is kung ano po yung basis ng search warrant. I understand that there are a lot of preliminary facts that would establish any need. But for one, yung nabanggit po na AMLAC, I'm not sure if bank transactions would be covered by search warrant dun sa Leyte. But I understand eventually, nasagot naman ni Colonel Marcos na the reason that they needed a search warrant was some alleged irregularities within Baybay, sub-provincial jail. Tama po ba? Yes, inside the provincial jail. And we have also information that Mayor Espinosa was allowed to go out during night time by the jail warden. Mr. Chair, but based on records po, yung violation that was made basis for the search warrant was violation of RA 10591 or the Comprehensive Firearms and Ammunitions Regulation Act. Nabanggit po ninyo earlier that the basis was illegal drug trade. Which was which po kaya, Mr. Chair? Pareho po, Mr. Chair. Mayroon pong information na continuous ang drug trade. Mayroon din pong information that they were may armas po na nandoon na hawak po yung si Raul Yap at saka si Mayor Espinosa. And hindi po totoong niyakap si Mayor Espinosa based on record. Mr. Chair, again, I would like to ask for a point of order. Yes, Congressman Akop. May we ask the resource person to ask to answer directly the question of the Honorable Gutierrez? Kasi yung sinasagot mo, Colonel Marcos, ay hindi na appropriate dun sa katanungan ni Honorable Gutierrez. Antayin mo na ako magtanong sa iyo. AMLAC, with regards to the 5.1 billion freeze order by AMLAC being mentioned by Colonel Marcos, is it correct? Your Honor, at present, there is a civil forfeiture case which is ongoing against Mr. Kerwin Espinosa. And the properties which are frozen at present, for the peso account, it's amounting to 1,235,439.90. And there is also a U.S. dollar account in the amount of 502 dollars and 33 cents. Also, there are 11 real properties. This include a one residential lot worth 336,000 pesos. Another is one fishing ship, 17 motor vehicles, 4 motorcycles, 4 firearms, and 2 watercrafts. The asset preservation order on these properties were issued on the 31st of July 2017. So there is no 5 billion, Your Honor, that was frozen by the AMLAC. That might have been sourced from news articles. Colonel Marcos, can you comment on that? Yes, Mr. Chair. Actually, kanina lumapit po ako kay sa taga-AMLA, sir. Prinobide ko sa kanya yung documents na prinobide din sa akin nung dalawang attorney ng taga-AMLA. Yung scheme... Sandali po. Yung documents coming from the AMLAC, yes, dalawang attorney. Is it official and authenticated? Hindi naman po, sir. Oh, hindi dapat. So you should not mention in this committee those documents that's not official. Pati po yung... Sandali. Yes, sir. You should not use it in your statement, those documents that is not official. Yes. And who is that two attorneys from AMLAC? Pilit ko pong i-recall. Now you don't recall. Now you can't recall. Can you recall it or not? Nandun po sa isang cellphone ko, sir. Sa isang cellphone ko na hindi ko na ginamit. At saka nag-provide po ako ng cheque na nandun po yung corporation. Blue. Sandali. Opo. Sandali. Dandahan mo na, I'm just asking you about that 5.1 billion. And you tell this committee that your source is the two attorney or lawyer from the AMLAC. Now, I told you that is not an official document, correct? It could be, hindi ba siya authenticated, sir? Oh, that's why you cannot use it. Dandahan ka po dito sa committee nito. Second, you cannot anymore remember the two lawyers from AMLAC? Pardon, sir? Hindi mo na matandaan yung dalawang abogado?
sa pili ko ni Re-Recall, pero sigurado ako, sir, nandun sa isang cellphone ko po yung How did you get that information? You talk to them? Personally? We were ongoing, sir, with the financial... You talk to them, yes or no? Personally? Personally, sir. Sir, you cannot remember the names? You talk to them personally, but you cannot remember the names? Even surname or family name? I just want to warn you. Because we will produce that to lawyers. If you cannot name it in today's hearing, I will cite you in contempt for lying. Just want to warn you. Huwag mo kaming burahin dito, Colonel Marcos. Are you still with the CIDG? Yes po, sir. Oh, General Toro, yung tao mo is telling a lie. He is lying in front of this committee. So you can name the two lawyers? As you have mentioned, you talk to them personally. But now you can cannot mention the name. It was 7 years ago. Sorry? Yung pangalan nila, sir, at saka yung cellphone number, nandun po sa isang cellphone ko, sir. No, I'm not asking about the cellphone number. Bali po, I'm asking about the names, because if you have... Is the two lawyers assigned in the central office? Sir? Naka-assign ba po yung dalawang lawyer sa central office ng AMLA? Possible, sir. But possible? You're a CIDG intelligence officer and you never checked the background of the two lawyers you mentioned? Actually, and that is the source of your 5.1 billion telling in this committee? Actually, sir, these two lawyers conducted seminar on all CIDG personnel and regional officers. When was that? Ito, lumalamlin tayo. 2016. Saan yung seminar na yan? It was 2016, sir. Training kami pertaining to money laundering. Saan yan? Dito, sir, sa Manila, lahat ng RC. Saan sa Manila? Isang hotel, sir. Saan hotel? Hindi mo na naman matandaan yung hotel. Actually, the training, sir, is mandatory for regional. Hindi nga, I'm asking about the hotel. You cannot mention the name. Now you're telling us that there is a seminar in that hotel. And what is that hotel? Because we have to check that hotel. If indeed there's a seminar on that day. I'll try to recall, sir. Doon ko po nakilala yung dalawang lawyer. Eto, Colonel Marcos, ha? Eto, I just want to warn you. Mr. Chair. Eto, this is your first... offense of lying. Mr. Chair. Yes. With the indulgence of the Honorable Paduano. With the indulgence of Congressman Paduano. One question. Yes, Congressman Naakop, you're recognized. Colonel Marcos, yung information regarding yung 5 billion ba, was it voluntarily given you or did you ask for it? It was voluntarily given to me, sir. Then it is mandatory that you recall the names of the two AMLAC. Because that is not appropriate. Yes, sir. I will give, sir, the two names, sir. Kami nga, hindi nga namin basta-basta makuha yung kwan kung walang predicate crime, eh. I will provide the two names, sir. Yes, provide it. Otherwise, I will agree with the Honorable Paduano that you should be cited in contempt. Kasi sinagot mo yung katanungan sa katanungan ni Honorable Rodriguez Gutierrez kanina. Yes. Sir, ikaw ang nag-volunteer noon na yung kwan ni Mr. Espinosa, ang transaction is worth 5 billion. Can I explain a little, sir? Nung binigay po sa akin yung information... Hindi kita tinatanong. Ang tinanong ko lang sa iyo is, did you ask for the details or binolunteer ng AMLAC? It was voluntary given to me because mayroon po silang binigay na documents on the scheme of the money laundering. Nandito po sa cellphone. Yun po rong binigay. Thank you, Honorable Paduano. Chairman, kaya po siya. Proceed. AMLAC, is it normal? Kasi kami dito, pag nag-request kami doon sa asset freezing of assets, ang daming requirements. But Colonel Marcos is telling this committee na binigay sa kanya voluntarily that
allegedly that 5.1 billion asset. And looking at your records, nandito ngayon hawak ko, and you mentioned it, eh wala. Di ba? Kaya is it normal, AMLAC? Your Honor, for the meeting that Colonel Marcos mentioned, well, it's a usual occurrence for us to have coordination meetings with our counterparts, Your Honor. But as to the disclosure of transactions, I'm not really sure if... me as an investigator, when we conduct these meetings, we don't readily disclose information because of the bank secrecy law and... Sir, naalala ko na. Si General Lubusan, sir, yung dalawang lawyer na taga-AMLA, inutusan niya, sir, na pumunta ng Tacloban para harapin ako, sir, because I was ongoing investigation on a Metro Bank account also pertaining to drug money. Ngayon, sir, kaya ako na-meet, sir, yung dalawang lawyer. Hindi ko naman sila personal na kilala, pero sinabi ni General Lubusan doon sa AMLA dalawang lawyer, pumunta kayo kay Colonel Marcos sa Region 8. You coordinate with him. They will give you, he will give you all the information. Oh, Colonel Marcos, you're now changing your story. Tama? It is how I meet, sir, the two lawyers. Sandali. Opo, sir. So you're now changing your story? Yes or no? Hindi naman po, sir. Doon ko sila... Anong hindi? You tell this committee a while ago that during your seminar, then all of a sudden, inutusan na certain General Busa, eto, problema pa, papatawag namin si General Busa. And if he deny it, lagot ka. Both occasions, sir, are true. Yung una, sir, na-meet ko sila dahil pinapunta sila ni General Lubusan sa Region 8, mag-coordinate sa akin. Dali. After that, sir, dahil hindi si kumbinsido yung taga-AMLA sa knowledge namin pertaining to financial investigation on money laundering, nagpakandak po si General Lubusan ng seminar. Yun po. Doon ko na naman sila po na-meet uli. So, nauna yung pagpunta nila sa Leyte? It was the first time that I met them kasi inutusan silang pumunta ng OTSO para mag-coordinate sa akin, may bigay ko yung mga impormasyon na kailangan nila. At the same time, sir, nakonvince sila na yung mga chief ng CIDG hindi equipped pertaining to financial investigation. Mr. So, Chair. Nagpakanda ko, sir, ng seminar. Mr. So, your with indulgence of General Akop, Chairman Akop, after me. Ito na lang po, so you're telling that the two lawyers you chief cannot mention is lying? Lying po. Lying. Because... on record, there is a such thing as 5.1 billion. So they're lying, but still you cannot mention their name? It is the, ano sir, a Blue Oceanic Corporation textile. No! What? Answer directly my question. Di ba? Sinabi mo 5 billion, 5.1 billion. Now we check with AMLA, wala. Now you're telling this committee that the two lawyers in which until now you cannot mention is lying? Wala naman sila dito, sir, para i-deny yung sinasabi ko. Ah, hindi! This is record! Nako, Colonel Marcos, are you a lawyer? Hindi naman po. Oh, wag kang mag-lawyering dito. Hindi po ako nag-lawyering. Kapalusot ka, I am not a lawyer, pero hindi ka pwedeng lumusot dito. Sir, it's an honest to goodness information, sir. Wala akong motibo, sir. Na... Hindi, kaya nga yung tinatanong ko, kasi kanina hindi naman tinanong sa'yo. Ikaw mismo voluntarily, when you are being asked by Kong Rhodes. Now, hindi mo mention yung pangalan. Now, nandito na yung dokumento, official document. Oh, still, are you insisting? Yung po kasi ang binigay na info sa akin, sir. You cannot produce the name? Then you will tell this committee that you're telling the truth? Nandun kasi, sir, sa isang cellphone ko yung pangalan. Pinipilit ko pong i-recall, sir. Pasensya na po. Bakit anong nandun sa... Binigay ka ba ng cellphone number? Nirecord ko po yung mga pangalan niya, sir. Oh, do you have the document? Official document that you were ordered by a certain General Bosa to meet that to AMLAC personnel or lawyers? Tinawagan lang po ako, sir, ni Director. Oh, yun ang problema. Because that instruction is verbal. Oh, verbal, sir. Oh. So, verbal, okay ka? Sir?
Okay sa iyo na verbal. Verbal instruction. Bali, tinawagan ako ni General Lubusan na may pupunta sa... Okay, kaya nga eh. Okay sa verbal instruction na napaka-sensitive. It's all about acid nung Espinosa. Oh, there were ongoing investigation noon, sir. Oh, yun yung problema mo, Tony. Ongoing po. Colonel Marcos, yun ang problema mo. Ito ha, i-hold ko muna. Yes, Chairman Jacob. Mr. Chair, ang tanong ko lang, sabi mo na naman ngayon, nautusong ka ni General Lubusan, who I presume was the chief of the CIDG then. Yes, sir. Siya ang boss mo. Inutusan ka, sinabihan ni General Lubusan, yung dalawang AMLAC na pumunta sa iyo kasi ikaw ang nakakalam. Tama ba yung pagkarinig ko sa sagot mo? Opo, sir. Tama po, sir. Ano yung bagay na iniimbestiga ng AMLAC? At bakit lumabas doon yung 5.1 billion na sinasabi na financial transaction ni Mr. Kerwin Espinosa? Kasi during that time, sir, I was, dahil ako ang regional chief ng CIDG, sinabi ba nila na ang iimbestigahan nila yung financial transaction ni Mr. Kerwin Espinosa? Yes po, sir. Yun ang specific na pakay nila, sir. Ay, mandatory na sabihin mo yung pangalan ng dalawang AMLAC. Opo, sir. Chairman, can I proceed? Thank you, Chairman Jacob. Now, you should submit in this committee the names of that two lawyers from AMLAC before we end this hearing. Or else, this committee will be pushed aside to you in contempt, Colonel Marcos. Now, kanina, Colonel Marcos, you stated na yung 5.1 billion na financial transaction ay nanggaling sa AMLAC na kumausap sa iyo sa isang una, sa isang seminar, pangalawa, nung nautusan ni General Lubusan na pumunta yung mga AMLAC representatives doon sa lugar mo, sa jurisdiction mo. Tama? Yun ang sinagot mo kanina, Colonel Marcos, di ba? Sir, pardon po, sir. Hindi ko na masyadong maklarify yung question. Pasensya na po. Sinusundan ko lang yung katanungan kanina ni the Honorable Paduano. Ang sinagot mo kanina tungkol dun sa 5.1 billion na financial transaction ni Mr. Kerwin Espinosa ay nanggaling sa dalawang AMLAC representative na una sinabi sa iyo sa isang seminar, pangalawa, binago mo, sinabi nung dalawang AMLAC representative nung inutusan o sinabihan ni General Lubusan na pumunta sa iyo sa jurisdiction mo. Tama? Opo, sir. Tama po, sir. Oh. Ang pangalan po niya, sir, Attorney Josipo Stambago. Bakit kanina nung tinatanong ka ni Honorable Paduano Kwan? Sir, hindi mo masagot-sagot kanina. Nagtanong po ko sa mga kapwa RC ko nung panahon po ni General Lubusan, kaya po nakuha ko na po yung pangalan. Well, so sinasabi mo na yung financial transaction na worth 5.1 billion ay AMLAC ang nagsabi? Yes, sir. AMLAC po. Taga-AMLAC po, sir. Kanina, lumabas yung 5.1 billion transaction na yon dahil nakasama sa ebidensya niyo na nakuha sa raid na ginawa niyo. Now, alin na po ang totoo? Bali po, sir. Hindi, tinatanong kita, alin ang totoo dun sa dalawa? Kasi dalawa ang statement mo eh. Nag-umpisa po yung... Kanina, ang sinabi mo dun sa pagtatanong ng isa sa aking mga kasamahan, doon sa raid na ginawa ninyo, ay nakita ninyo yung mga dokumento na merong 5.1 billion transaction. Pero nung si Honorable Paduano ang nagtatanong sa iyo, sinabi mo, AMLAC ang nagsabi sa iyo. Definitely, Colonel Marcos, you're lying. Based on the figure po yan. You want me to get the records or the minutes of this hearing? Sir, kahit na may edad ako sa iyo, pero matalim pa rin yung aking pag-iisip. Sir,
pwede pa ko mag-explain ng konti, sir? Hindi, sagutin mo muna ako. Alin ang totoo dun sa dalawa? Yun ang tanong ko, hindi mo pa sinasagot eh. And I can cite you for contempt. Bali po, sir. If you do not, if you fail to answer, because under Section 11, failure to answer any question from any representative of this House will merit contempt. Totoo po yun, sir, na... Alin ang totoo? Binigay po, totoo po yun, sir, na binigay ng AMLA yung information sa figure, pero totoo din po, sir, na based sa raid na ni Espinido, doon namin nakuha ang impormasyon sa Blue Oceanic Corporation Textile na binigay namin si AMLA para tingnan, kasi silang na lang naman, sir, ang nakakakita sa bangko kung magkano sir ang laman. Di po wala kaming idea during that time na raid, nung pinailan namin ng kaso, ang meron lang kami, yung pangalan lang ng corporation. So binigay po namin yan sa AMLA, sila po ang nag-imbestiga kasi wala pong kapas ang PNP. Kaya later on, sir, nung nakita kami... May naunang nagtanong sa iyo na congressman dito. And you said na ikaw nga sumagot eh, na during the implementation of the search warrant, you found documents on money laundering amounting to 5+ billion. Yun ang sagot mo kanina eh. Tapos nung si Congressman Paduano na nagsasabi, sinabi mo na na ang nagsabi doon sa 5.1 billion na yon ay yung taga-AMLAC. You're imputing wrongdoing to representatives of the AMLAC because I know na hindi dapat nila sabihin yun. Hindi naman... Siguro, eh kasi sa, kung kami nga nagtatanong sa AMLAC, hindi nila sinasabi. Siguro sir, na-confuse lang yung pagbigay ko ng information. So, would you say na yung pagking confused mo, you lied? Hindi naman po sir, kasi nung mag-grade po ang CIDG at saka si Espinido, doon po namin nakita yung mga cheque sir, kung kanino inisyo, sino po yung mga involved. So, obligado po kami mag-report po sa higher headquarters na ito po yung mga na-found out naming documents. Tapos po, ito po, ipinasa po sa AMLA, in which po, nag-feedback po yung AMLA sa amin kasi kami man po ang nag-request ng investigation doon, sir, sa mga account. Kaya po kami, sir, sinabihan na yung laman nung account, ganito po kalaki. I would like just to advise you, Colonel Marcos, na you should be forthright in your answers to the questions propounded by members of this committee. Yes, sir. Sorry. Ayaw namin yung nag-flip-flop ka. Maliwanag siguro yun. Yes, Your Honor, Mr. Chair. Yes. Kaya nga sabi ko, antayin muna ako ang magtanong sa iyo. Yes, Mr. Chair. Yes. Now, balikan ko lang po yung anong 5.1 billion ni Kerwin Espinosa as alleged by Colonel Marcos kanina po. Alam mo, Colonel Marcos, pinatawag ko talaga yung ano sinasabi mong tao from the AMLAC na nakausap mo. He's not a lawyer. Yung isa po lawyer, but a year ago, wala na po sa AMLA. Ngayon, nandito po, yung isang tao, nakausap mo rin, si Mr. Art Bacolik. Mr. Art Bacolik, kindly take the seat. Para tapusin na natin to. Karen Marcos. Yes, Mr. Chair. Now, Mr. Art Bacolik, are you still with the AMLA? Yes, Mr. Chair. I have not taken your oath, please. Not yet, sir. Chairman, can we... Comsec, please administer his oath. Sir, please. Raise your right hand. Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this public inquiry, so help you God? Yes, sir. Thank you. Okay, thank you, Mr. Chairman. Please, kindly state your name and your circumstances with the ALMA. I am Mr. Artemio Bacolik, financial investigator of the Anti-Money Laundering Council, sir. Thank you. Have you met Colonel Marcos in Leyte? Yes, sir. When was that? September of 2016. Kita mo, Colonel Marcos, mas na-recall niya. Ikaw hindi mo matandaan kahit buwan mo lang at saka year. Now, during this afternoon's hearing, Colonel Marcos claimed that there is a 5.1 billion
being freeze by AMLA with regards to the properties and cash of Kevin Espinosa. And that data, as alleged by Colonel Marcos, came from the AMLA when you visited Leyte with Colonel Marcos. Is it correct? No, sir. No. The frozen amount did not reach a billion, sir. Sorry? The total amount frozen did not reach a billion, sir. Oh, Colonel Marcos. And it was also confirmed this afternoon when we asked the AMLA for the actual data. Eh, maliit po yung kay Kerwin. And now, the person you have met in latest telling this committee that you are not telling the truth. Yung pinakita mo sa akin dito is all about newspaper reports, Inquirer. Sir Chair, first, maaari pong nagkamali po ako sa pagkaintindi ko. Pasensya na po sa taga-AMLA. I apologize po, sir. Kasi po, nung makita ko po yung newspaper clippings, kala ko po, yun na po yung whole amount. Yung kasi ang labing lumabas po na news article, GMA, Inquirer, pertaining po sa laundered money na 5.1 billion. So, attorney, pasensya na po. I apologize. It's okay, Colonel. And you apologize to this committee because this is an open hearing. And Colonel Marcos, kanina nga muntik na kita mapakontemp eh. Inintay na nga ako ni Chairman Akop eh. Dahil dun. I'm sorry, sir. I apologize to this honorable committee for assuming, sir, the figure amount of 5.1 billion. Okay. Personally, your apologies taken. Thank you, Mr. Chair. I do not know from Chairman Akop. Anyway. What's up, mga tropa peeps? So, yun po. Medyo parang napahiya doon itong si Colonel Marcos kasi nga po pinagpipilitan niya yung patungkol po sa issue ng 5.1 billion pesos daw po na money laundering case o issue dito kaya Kerwin Espinosa. Alam niyo po, sa totoo lang si Colonel Marcos nakakatakot. Kapag po pinanood mo siya, maaalala mo yung police doon sa Batang Quiapo, yung si King Gutierrez, yung protector din doon sa ano, Batang Quiapo. Diba? Medyo gwapo lang itong si Colonel Marcos, pero parang ganun. Yung kanyang asta, medyo panlalakihan ka pa ng matang ganyan, diba? Medyo nakakatakot siya. So ngayon po, napansin ko dito, ayaw pa rin umamin eh. Itong si Marcos, si Bilela, si Leonardo, si Colonel Garma pa lamang pong umaamin. Bakit? Kasi si Colonel Garma, ito po si Colonel Garma, babae. Kaya po, umamin na. Pero itong mga kapulisan po na ito, syempre, iniingatan din nila ang kanilang, kumbaga, posisyon. Iniingatan din nila ang kanilang mga retirement benefits. Diba? Syempre, talagang, malalagay po talaga sa alanganin ang future ng kanilang mga pamilya. Kaya lang, di ba, syempre, kung ikaw ay naging instrumento sa paggawa ng kasamaan, di ba, kailangan mong pagbayaran yan. Kaya sana nga, sabi nga nitong si Congressman Dan Fernandez, sana daw hindi babae ang nag-iisang last man standing. Hindi babae, hindi si Garma. At sana nga daw po, marami ang gumaya kay Garma sa pag-amin sa krimen. Katulad po niyan, sinabi na ni Congressman Paduano, napakarami na po nilang apidabit na hawak patungkol po dito sa mga partisipasyon ng mga kapulisan na ito noong EJK War on Drugs ni Digong. Dagdag mo pa dyan, syempre, itong si Kerwin Espinosa na marami ring nalalaman. Kaya po alam nyo, napakasalimuot po man ng naging investigasyon ng Quadcom. Pero nagpapasalamat po tayo dahil yung pong trabaho sana ng mga kapulisan na mag-imbestiga
ng malaliman sa mga issue ng bayan, kaso at mga problema at mga complaint ay ginawa po ng Quadcom. Sa lahat po ng bumubuo ng Quadcom, taos-puso po tayo nagpapasalamat dahil po sa kanilang kagalingan na mag-imbestiga. Tama lamang itong ginawa ng Quadcom. Meron po tayong naging sandigan. Nagkaroon tayo ng mga tao na nagginawang instrumento para sila po ay makahanap ng hustisya para dito sa mga biktima. Di ba ang galing po? Kasi alam nyo kung hindi po nabuo itong Quadcom na ito, hindi nagkasama-sama siguro sila Barbers, itong si Paduano, si Abante, si Akop, si Gonzales, at itong si Dan Fernandez. At meron pang isa, nakalimutan ko, yung Young Guns din. Kasali siya sa Young Guns ng Kongreso. Medyo mapapaisip pa tayo na talagang walang hustisya. Pero dito, talagang hinanapan nila ng hustisya. Ito pong ating mga kababayan na naging biktima po ng EJK. Kaya po, saludo po tayo. Dalawang kamay. Saludo tayo dyan po sa ginawa ng Quadcom na yan. Buti na lamang nabuo sila. Nakaukit na to sa kasaysayan. Sila po ang mga, kumbaga, ating mga future senator. Kung pwede, future vice president and president, di ba? Hindi man ngayon, pero matagal pa ang kanilang lalakbayin, di ba? Nakikita na natin ang mga magiging magaling na mga mambabatas, at dagdag pa natin dyan sila Congressman Jinky Luistro, si Raj, si Raj, nakalimutan ko apelido, pati ang ating dating mga napapanood lang sa TV katulad ni Richard Gomez, magaling din, si Mix Nograles, lahat po nang nandiyan, pati si Congressman Adjong. Magaling lahat. Alam niyo, lahat sila nagpa-participate, at nakikita natin yung kagustuhan nila na mabigyan po ng hustisya ang mga EJK victims. Kaya palakpakan po natin sila. Salamat po sa inyong kagitingan at inyong kasipagan para po maibigay ang hustisya sa mga taong naging biktima po. Salamat. At ingat po kayo, nasa mang panikay ng mundo. Mama chup chup, love you. God bless us all, Pilipinas. God first.